ganon kabilis? Tag-ulan na naman! Tambak na naman sa bahay ang mga bisikleta natin, mga katandem. Ang lamig ng panahon, ang sarap kumain ng champorado. Aminin mo, pagka ganitong malamig, ang sarap kumain. Pero mabalik tayo sa usapang tag-ulan. Basa ang kalsada, maputik, at naku po, matinding bike wash ang kailangan. Pero para saan pa ang mga mountain bike natin? Kung hindi natin itong susubukan, dadalhin sa bundok. Nitong nakaraan lang din, nagbike kami ng pinsan ko kasama ang kanyang mga kaibigan. At syempre, nagputik kami dun. Yung tipong putik na mayroong konting bike. Pero hindi ang ride na yan ang topic natin sa video na ito. Kundi, ang pag-repack ng mga bearings. Sa video na ito, ipapakita namin sa inyo ang pagre-repack ng bottom bracket ng K-Sport Captain. Kaya naman, huwag na natin patagalin. Let's go! Budol. Budol 101. Bago tayo magsimula magkalikot, ano nga ba yung mga kailangan nating tools? Una dyan ay Allen keys, size 5 at size 6, BB wrench tool, syempre, bottom bracket tool. Mamaya abangan ninyo, nakakatuwang gamitin yan mga katandem. Tapos rubber mallet, mga lalagyanan, degreaser, bahala ka kung WD-40 o gasolina, pwede rin naman. Mga panungkit, kailangan natin yan para sa mga seals. Basahan, syempre grasa. Ang pinakaminamahal nating toothbrush. At ngayon, kompleto na ang ating mga gamit na kailangan sa pagre-repack. Pero bago tayo magsimula, nais kong linawin na mas maigi pa rin na bumili ng bagong bottom bracket kesa mag-service tayo o mag-repack. Ayos ba mga katandem, nagkakaintindihan tayo? Ito ay gagawin lang namin dahil nagtitipid kami. Pero ideally, dapat palit na agad ng bottom bracket. Okay? Let's go! Una sa lahat, bago ko kalasin ang crankset, tinatanggal ko muna yung kadena para mas madali akong makagalaw. Tapos ang kasunod niyan ay ang pinch bolts. Pati yung crank cap, alisin na rin natin. Sabay na rin natin yung kaliwang crank arm. Ayan, kita nyo, napakadumi, di ba? Yung sa kanan na crank arm, minsan kailangan mo yung pokpokin. Pagka matagal nang hindi na service, nag-i-stack up yan. Luckily yung sa atin, hindi naman. Tapos tanggalin mo na rin kung mayroong mga dumi. Yan, tulad nito, may buhok. Girin nyo yun para may buhangin sa loob. Inisin natin yan. Itong dust cap naman, hanap ka lang ng manipis na panungkit, tapos dahan-dahanin mo lang siya paikot-ikot. Yun, natanggal mo na yan. Walisin natin yung bearing. Pinaka-paboritong part ko ng pagre-repack o pagsiservice ng bottom bracket ay yung paggamit ng bottom bracket tool. Kasi bihira akong makakita ng gumagawa nito eh. Yung tatanggalin mismo yung bearings dun sa housing. Wala, nare-relax lang talaga ako. Ewan ko ha kung ako lang yun, pero ang sarap kasi talaga linisin ng bearings na wala dun sa housing. Tapos kitang-kita mo yung both sides. Wala lang, na-share ko lang mga katandem. Sana na-enjoy nyo rin o ma-enjoy nyo rin after nyo mapanood ito mga katandem. Sobrang relaxing lang talaga nung bearing puller. Kasi nung nagawa ko to sa bike ko, halos tumalon ako sa tuwa. Tara, panoorin nyo mga katandem kung paano ko hihilahin yung bearing. Ayan na, malapit na natin matanggal yung bearing. Iyon, nadinig niyo yun mga katandem, nag-pop siya. Mahina lang pero di ba, nakaka-relax. O yan na yung bearing, natanggal na natin.
Ayos, natanggal natin yung bearings. Magkabilang side na yan. Lipat naman tayo sa housing. Dito ko naman ginagamit yung rubber mallet. Kasi matigas talaga tong bottom bracket na housing eh. Kaya ginagamitan ko siya ng konting puwersa lang naman para maiikot lang ng konti yung housing. Tapos kakamayin ko na siya. Ayan, natanggal na natin ang magkabilang side ng housing. Lipat na tayo sa part 3. Maglinis tayo mga katandem ng bearing, ng housing, lahat. Let's go! Welcome sa part 3. Tara, alisin natin yung seals para mapaglinis na tayo ng bearings. Let's go! Walang visible na putik, pero ramdam ko meron siyang buhangin sa loob. Magaspang siya. Alinisin natin. Ibabad lang natin sa grasa. Ibabad lang natin sa gasolina. Nahihirapan na kasi yung WD-40 niyan pagka ganyan ka gaspang yung bearings. Hirap. So ingatan mo lang madamage siyang. Seal. Last one. Oh. Almost. Dahan-dahan lang. Oh. Okay naman yung seal. Ganun, dahan-dahan lang. Ikot-ikot lang. Labad lang natin. Ah, ito mas ano to. Maganda yung pag-spin niya, pero ramdam mo mayroong buhangin. Babad muna natin. Tapos, linis muna tayo na itong mga ibang components ng bottom bracket. Itong mga seal, hindi ko na yan binababad sa gasolina. Kasi na, ano yun, na natutunaw. Nadideform, ibig sabihin. Ayan, tamang punas lang. Fast forward natin ng konti mga katandem para hindi kayo mainip. Ito, sasabunin ko na lang ito. Sobrang dumi. So, punta lang ako dun sa lababo mga katandem ha. Hindi ko na ipapakita. Ito, sasabunin ko lang. Tapos, tanggal ng grasa. Okay. Hindi ko na sinabon. Kaya naman palang punasan. Okay. Last part ng right side ng bottom bracket. Oh, mahirap to. Hihihi. Na-pressure washer kasi namin to eh. Nagmamadali na din nung gabi. Kaya nabombahan din. Sumiksik yung buhangin. So yun, pagka pin-pressure washer mo yung mga parts na may bearings, may chance na pumasok yung buhangin doon. Toothbrushin natin to. Kasi minsan yung
sa tread. Pag may mga naiiwan na buhangin, doon nagsisimula yung langit-ngit. Mamaya sabonin na lang natin ito, tapos okay na yan. Yung sa kabila, hindi ko na ipapakita kasi ganito din naman yun. Ganito lang din yung gagawin ko. Ayun, nakita nyo, dumi na nung gasolina. Tamang alaga lang sa bearings para tumagal. Pero alam nyo ba, mga katandem, dapat to replace na. Hindi dapat binubuksan to. Kasi mataas ang chance na maglalangit-ngit yung bisikleta. Pero dahil nagtitipid kami ulit ni Shane, servisa na natin. Huwag nyo na lang gayahin. So okay, nalinis ko na yung mga ibang components ng bottom bracket. Ito sinabon ko ulit kasi ito yung part na talagyan ko ng degreaser or ng gasolina. So yun, para walang residue ng degreaser. Okay, patuyuin lang natin yan. Yun, no? Parang brand new na, no? O ha? Linis. Okay. Diyan lang muna yan. Lipat tayo sa paglilinis ng bearings. O yan. Kita nyo medyo na-dissolve na. Maganda na ikot nyo. Pero lilinisin pa natin nyo kasi may natira pang mga grasa dyan sa loob. Ang isa kaya. Mas maganda ikot nito. Okay. O, tara, linisin na natin. Ayan. May grasa pa sa loob. Pero at least hindi natuyo yung grasa natin kahit nabasa siya, no? Nahaluan lang siya ng buhangin. Pag nahaluan ng buhangin, dapat linisin mo talaga yung bearings mo para mas tumagal ang buhay niya. Kung marami ka naman pampalit, okay lang din. Diretsong palit na, laspagin mo na siya. Pinapaikot ko rin siya habang nakalublog. Talagang matanggal yung mga buhangin. Dito naman sa pag-service ng bottom bracket, wala namang tricky part. Talagang sipag lang. Inisin mo lang siya. Hindi katulad nung sa bearings ng hubs. Ayun, medyo titimplahin mo pa yung tension ng bolts eh. Sobrang higpit, mahirapan umikot yung gulong mo. Ito naman, sakto lang. Mas madali ito para sa akin kesa dun sa hubs. Okay. Ayos, smooth. So after ko dito sa paglilinis ng bearings, babanlawan ko ito ng tubig, tapos sasabunin, tapos banla ulit ng tubig. Bakit? Kasi pag may naiwan na degreaser dito, maaari niyang madissolve yung grasang ilalagay natin. So hindi siya ganun tatagal. Hindi katulad pag talagang natanggal natin siya tapos natuyo natin maigi, mas tatagal yung grasa na nilagay natin.
Dinig nyo ba? Mas tatagal yung grasa na ilalagay natin. Okay. Nice. Okay na to, mga katandem. Smooth na uli. So, babanlawa ka na ng tubig, tapos sasabunin, tapos papatuyuin. Okay? Okay, ito na. Nahugasan na natin yung bearings. Patuyuin lang natin. Diyan lang muna yung dalawang bearings niyan. Okay, lipat tayo dito sa kabila. Tignan natin kung kaya tanggalin tong mga dumi dito sa tread. Brushin nyo lang. Hanggang sa luminis siya. Kasi pagka mayroong mga natirang buhangin dyan, tayo yung dumi. Pagka may natirang buhangin dyan, pwede siyang mag-cause ng langit-ngit. Kasi mayroong space. Nalagalawan yung bottom bracket mo. Ginisan mo lang yan. Minsan, nilalagyan ko to ng WD-40. Okay naman. Oh, naparami yun. Ito, nilinis ko. Ito yung may-ari, oh. Tingnan yung pasyente niya. Marumi? May buhangin pero wala namang putik. Okay, yan. Nilinis, nilinis na. Ano sa kabila, tira niya? Okay, habang ginagawa niya sa kabila, tuyuin natin itong isa. Tapos linisin mo lang na malinis sa tissue, syempre. Yun, no? Oh, parang brand new. Tuyin na lang natin. Hey. Ayos. Pwede pa to. Okay, grasahan na natin ang ating berries. Dito naman sa bearing, sa labas na ako naglalagay. Yung kasi pagkalagay mo ng seal niyan, mapupush naman niya yan papunta doon sa kabila. Pagka nalagay ko na yung grasa sa bearings, iniikot-ikot ko siya clockwise tsaka counterclockwise para kumalat lang yung grasa sa lahat ng bearings. Tapos ilalagay ko na ulit yung seal. Magkabilang side nga pala yun, mga katandem, ha? Sinisiguro ko din na walang resistance ang bearings bago ko ito ibalik sa bisikleta. Nilalagyan ko rin ng maraming grasa yung sa part ng frame na pagsasalpakan ng bottom bracket. Ito. Nilalagyan mo rin ng konti yung labas. Pupunasan na lang yan mamaya. Thank you.
Oh yeah. Natanggalin mo yung sobrang grasa. Kalat yun. Wow, mom, brand new. Okay, lagyan na natin yung housing. Dito na tayo sa bearings. Napat tayo matapos, mga katalim. Ready na ulit ang K-Sport Captain para sa bagong maulan na ride. Ayos ba? Stay safe, mga katalim, lalo na pagkabasa ang kalye. Madulas, maraming disgrasya ang pwede mangyari. So kabila, lagyan natin. Alala nyo yung kanina, yung nag-attack tayo ng bearings? Ito yung kabaliktaran nun. Ngayon, ipupush natin to papaloob gamit ulit ang bottom bracket tool. Astig, di ba? Okay, lagyan natin yung bearings. Ganda siya. Ganda ang play. At lagyan na tayo ng mga seal uli at dust cap. Ayos. Ayos, oh. Ganda. Okay, mga katandem. Crank arm. For crank set. Then, good to go. Patingin nga niyan. Naman, linis, no? Mukhang brand new. Ayos. Smooth naman. Smooth. Okay. Sige, smooth. Lagay na ng kadena. Tapos, ride mo sa labas. Ay, mulan pala, no? Dudumi pa. Bale, bukas mo na lang i-ride. Balik na ng kadena. Kung nyo nang pansin yung dumi, kasi ano ito, pang bike torque talaga to.
Kaya talagang subok ang tibay nitong Kesper Captain. Okay? Okay. Ang na-upgrade pa lang dito yung pedal eh. Pedal tsaka tong grips. Yung handle grips niya. So yun, pagka na-pressure washer, ayun, talagang papasok dun yung mga dumi sa kasingit-singitan ng bearings. Ramdam ko yun, nililinis ko eh. So yun, naagapan natin hanggang sa muli nating pag-ride sa maputik at maulan na lugar. Okay mga katandem. Nga pala, naka 850 subs na tayo. Dahil dyan, meron tayo ipamimigay na gloves. Wow! Eto, Gio, yung brand niya. Color black, tapos small. So kung medium at large ang size mo sa gloves, pamigay mo na to sa mga maliliit ang kamay. Kasi yung size ng kamay namin ni Kamaharin ay maliit. Ito, extra lang yan. Bawi na lang kayo dito sa susunod namin na isa pang pa-giveaway. Pasasalamat sa inyo mga katandem sa supporta niyo sa amin. Matibay naman daw kasi yung Rock Brothers na grips ni Shane. Ito yung nakalagay dito sa kanya. So umorder na rin ako sa Shopee. Ito. Dalawa to mga katandem. So tatlo yung pamimigay natin na items ngayon. Ito. Kulay pula, kulay green, parang green na na Rock Brothers na handle grips. Okay? So sa unang mabubulot natin yung kulay green, sa pangalawa yung red. Tapos sa pinakauli yung grand prize ay grand giveaway natin ay ito, yung Gio gloves. So yun, salamat. Naka 850 na tayo. Konti na lang, magwa 1,000 subs na tayo. Konting celebration ng ating munting channel. Tapos, isa pa nun, nakamit natin una yung 4,000 watch hours. Napakahirap gawin nun. Salamat sa panonood nyo na walang sawa. Ako nga pala si Eric. Hanggang sa muli, ride safe. Ang dumi pala. Ayan, si Shane Tingsan ko. Siya yung may-ari ng Kesport. Kung hindi nyo pa napapanood yung history nito, history, no? Kasama niya kasi ako nitong bumili sa Storm, sa Masinag. Panoorin nyo rin yun. Ano ang title nun? Kesport Captain. Oh, Kesport, oh, Kesport Captain 27.5. Panoorin nyo rin yun. Nakakatawang video. Nagsisimula pa lang ako nun sa pag-video. Hanggang ngayon, para pa rin tayo nagsisimula. Wala pa rin natutunan. Puro daldal lang. So yun, salamat mga katandem. Yung mechanics nito, nasa description. So ang swerte nyo kung natapos nyo yung video na to. Kasi hindi ko ito title ng giveaway to. Okay? Salamat!